the Almighty. Pero ngayong umaga nito, before we will go to the Word of God, magpi-fellowship muna tayo sa isa't isa. Ano po? Marami po tayong mga kapatiran na hindi na natin nakikita. Hope for some time, my mom is here. Nandito po yung nanay, no? She came over last Sunday sapagkat yung kaisa-isa niya na ako nag-graduate. So, nandito din yung kapatid ko. Nasa likod ako si Manong at saka si Manang, no? And who else? May bisita din si Flor, mga classmates ko niya. And I believe the rest of our brethren will be on their way. Okay? Siguro ho, talimti ko sa labas. But before we go to receive the Word of God, I'd like us now to all stand. Tayo yung tumayo. Pumili kayo ng lima, tatlo hanggang limang katao. Kamayan po ninyo, sugaman po ninyo, hanggang embrace po ninyo, sabihan po ninyo, I am happy to see you today in the house of the Lord. Sige ho, let's get along, brothers and sisters. Huwag tayo mahiyaw, mga kapatid. Let's get around. Amen. Pumunta ho kayo sa hindi po ninyo masyadong kakilala. Praise God. Praise be to the living God. Amen. Praise be to the Lord. Amen. And then I will ask us to remain yet standing for the reading of the Word of God. Mga kapatid, pamamagatan ko po ang sermon ko ngayong umagang ito as the heart of a giver. Ask yourself this morning, tanungin mo yung sarili mo, do not reply audibly, hindi yung sa bibig natin tayo mag-a-answer, ano? Kung hindi yung haitulutan po natin na mag-search si Lord sa puso natin, tapos mabuksan yung isipan natin, yung espiritu natin, maintindihan na natin ang salita ko ng Panginoon. And after, more than all, pagkatapos natin marinig itong insahing ito, naway magbabago ito sa buhay ko natin. So ladies and gentlemen, I would like us to open po our Bibles from Genesis chapter 26, 12 hanggang 13 po. Okay? I included, brothers and sisters, the passage. Babasahin ko po, pakisunod lang sa akin. Ano? Here we go. And Isaac sowed in that land and reaped in that same year 100-fold. The Lord blessed him. Sabihin mo na yung katabi mo, gaya ho, ang ginawa ng Diyos kay Isaac, sabihan mo, the Lord bless you. Okay. Tapos may karugtong pa, sabi dito, and he became very rich. The man became rich. Tapikin mo muli, sabihan mo, in the name of the Lord, you will become rich. So, perdapit tong verse na to. Sabi dito, and gained more and more until he became very wealthy. Katapusan ho, sabihan mo yung katabi mo muli, tapikin mo, sabihan mo, naway maging ganun ka din. God bless the reading of His Word. Tingin ho natin ating mga mata, mga kapatid. Taso natin dalawa nating mga kamay. Lord, mag-usap po kayo sa amin ngayong umagang ito. Buksan po ninyo, Lord, yung mga puso po namin. Heavenly Father, I pray that you use me to be your mouthpiece. Pinupuri namin, Lord. Binubuni namin, pinataas namin, Lord, ang kaisa-isa po ninyong pangalan. Hindi po, Lord God, ibang pangalan, hindi po tao. Hindi po sipahan namin o organisasyon namin. Kayo po, Panginoong Jesus. Habang nandyan kayo, mga kapatid, sa inyong kinakatayuan, i-welcome po daw ang Lord in a personal manner. Kilala-kilala natin si Isaac, ano? May dumating sa kanyang ano, buhay na sila ho'y nagkaroon ng tagutom. Hindi ibig sabihin sapagkat alak siya ng Diyos, siya ho'y isa sa mga patriarka sa lumang tipan na siya ho'y hindi na ho ma-affected sa kahirapan na nangyari at that time. Tagutom ho, mga kapatid. Now, instead,
Kakamanghamanghaw mga kapatid, sapagkat si Isaac, instead na siya ho ay manlinga sa Eli, mag-worry ho si Isaac, instead na i-blame niya ang kanyang sarili o ibang tao, or instead, i-throw niya ang kanyang towel, sabihan niya, Panginoon Lord, hindi na ako magsiserve sa inyo. May mga tao kasi pag naghihirap, hindi na pumupunta ng simbahan, sabihin mo yung katabi mo, hindi ako yon. Hindi na binubuksan ang Biblia. Para magang sinasabihan no, ng Panginoon, no, impliedly, Lord, ano na tayo, hiwalay na tayo, ha? Instead na ganun ang gagawin ni Isaac, kamang-amang ha, sabagat sabi dito sa Biblia, siya huwag nagtanim. Huwag natin kalimutan yan mga kapatid, sapagat yung salitang sow or pagtanim mga kapatid, may ano yan, kahulugan yan. Sinabi nga ni Pablo sa New Testament, sa Bagong Tipan, na ano yung itinatanim natin, ayon din ang aanihin natin. Minsan din ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang talinghaga. Sabi niya, may isa hong nagtatanim. At yung kanyang itinanim, yung kanyang mga binhi na hulog sa apat ho na ground. Alam po natin yung story, di ba? The store. Ang iba ho na hulog ho sa daan. Kinain ho ng mga ibon. Hindi ho tumubo. Ang iba ho na hulog ho sa mga bato. At tumubo nga, pero namatay kaagad dahil ho sa init. Pangatlo, na hulog ito sa mga matitinig ho na mga kasabay ho sa mga matitinig na halaman. Tumubo nga mga kapatid ng mature, pero ano din, yan plako ron. Kay el mga donde ya crisialia, kahit yan mga tulog, the nutrients, the minerals na galing mo sa lupa ho, may kasabay na ano, hinihigop nila. Kaya nga ho, yan plako ganon. Kaya nga hindi nagbubunga. Ang inaanap kasi ng Diyos sa atin is yung pagbubunga sa buhay natin. Ang bunga ho mga kapatid is yung pagbabago ba? Ang lumang pag-iisip, ang lumang ano, laman ng puso natin, yung makasalanang buhay natin, nung tinawag tayo ng Panginoon, binabago tayo ni Lord. Kung may pagbabago sa buhay mo, makinig ka kapatid, nagbubunga yung buhay mo. Amen? Pero yung pang-apat ko mga kapatid, ito po'y nahulog sa matabang lupa. Tumubot, nag-mature at nagbunga. Sabi ho ng Bible, some bear fruits 30-fold, 30 times. Some bore fruit 60 times and 100 times. Si Isaac dito, nung siya'y nagtanim, di ba, may tagutom, siya'y nagtanim, after 3.5 months, tumubot, bumunga yung itinanim niya. Sabi diyan sa salita ho ng Diyos, on that same year, I'd like us to say the word, on that same year. On that same year. I-take natin ito, ladies and gentlemen, literally. Sabihan mo yung katabi mo. Sabi mo, may prophecy kanina, ano? Yung si Kuya Ayan, kanina, ho, sa pagsusong linya. Sabihan, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, this same year. Come on. This same year. Sabi diyan, this. On that same year, Isaac harvested 100-fold. Kundi lang ho ang kanyang itinanim, pero ito po'y pinatubot, minultiply ng Panginoon 100 times. May the Lord bless what we sowed in the years past for this year, in the same years, 100 times. And everybody will say, Amen. Amen. Now, i-understand natin, i-crack natin, i-decipher natin, anong ibig sabihin ng sowing sa Biblia? Sabi dito mga kapatid, ang pagtanim mga kapatid sa salita ho ng Diyos is simply meaning pagbibigay. Ang pagtanim, ang ibig sabihin nun ng Diyos is marunong tayo magbigay. Amen? Kaya nga po, pag nagbibigay tayo sa gawain ho ng Diyos, bumabalik ito. Kasi ano yung ipinatanim natin, bubunga yun mga kapatid. Sabi ni Jesus, you give and it will be given back to you. Pressed down, shake it together, and running over. You picture daw yourself. Ganon mo daw yung kamay mo. Ano kaliwente kasi ako, yung kanan. Di ba? I-picture mo daw yung kamay mo, nakahawak yan ng, ano, ng mais. Yung ear of corn. Di ba? Sa isang ear ng corn, there how many seeds do you think are there? Sa ano yung bungang ano bungang mais na yun, siguro hundreds, no? Kasi ang liliit. Yung ear of corn,
Kailang bumag ikaw sa mais, ang meaning niyan, maraming pwedeng magpagawa mo po. Pwedeng gawin mo. Ang karas yan, yung mais na yan, pwede mo yan, i-grilled. So, bisaya lang, isupa. Pwede ito si asa. Paborito kasi ni Mio antes. Pero, after mong kakainin yung hinawak mo na, na mais, kakainin mo, wala na po. Wala nang bukas, wala nang 5 minutes. Ubus na ako, nandiyan na sa tiyan. Eh, pwede mo din ilagayan, same effect. May ibang mga tao na ginagawa nila yung decoration. Kayo may nakakita sa mga, sa ibang mga, may mga boutique shop na yung kanilang mga laces, yung mga necklace, ay gawa ng buto sa yung mga, for example, seed of corn. Kasi unique yan eh. Yung parabagang exceptional bukod tangi, kaya na binibilahok ng mga turista. Eh, pwede natin gawin yan. Pero useless. Sapagkat hanggang dun lang sa necklace, hindi yan mag-multiply. Pero we have this another choice. And this is the best. Siguro iba kakainin, lulutuin natin. Pero may ibang seed. Kukunin mo yun at itatanim mo yun, mga kapatid, sa lupa. And you will be amazed sapagkat 3 days, at least 3 days, yung itinanim mo ay tumubo, mga kapatid. And you know what? 3.5 months, yung same binhi na itinanim mo, grow to be taller than you at namunga din. Siguro 10 seeds lang itinanim mo, pero mamamanga tayo, mga kapatid, sapagkat yung 10 nagbunga din ng mas sobra pa ng 10, or 10 years. And you know what? They bear by the hundreds of seeds. Ganon yun ang mangyayari, mga kapatid, pag tayo ay magbibigay sa Panginoon. Alam ko ninyo, hindi lang party sa programa natin sa simbahan. Kasi parabagang ina-anticipate na natin, alam na natin ang flow. Ah, kantahan pa ngayon. Mamaya-maya na lang ako alis. Kasi 30 minutes yun. Sino ang song leader ngayon? Ah, si Kuya Ayan. Mahaba-haba yun. Kaya nga ito, timing ko. Ang kakantahan niya is yung song niya, last na. Sabihan niyo yung kapagbibig mo, sabihin, hindi ako yun. Masarap kasi mag-worship sa Panginoon, Pagkatapos sa message, talagang pinipredict natin ba? After that, tithes and offering. Hindi pa nga natin naiintindihan anong ibig sabihin ng tithes. Kaya nga I am encouraging you attend your D group. Para mapa-founded tayo sa salita ng Diyos, ma-appreciate natin at maintindihan natin anong ibig sabihin ng ikapong. Dalawa kasi yan eh. Ikapong at ang alay natin. Dalawa yun, hindi yun isa. Magbibigay tayo dapat sa Panginoon yung 10th of our income at saka yung offering natin. Ang promise kasi ni Lord, what we give to Him, He will give back to us, even pressed down, shaken together, and running over. Matagal-tagal na din ako nagsilbiyo sa Panginoon. Mag-26 anyo na akong pastor. Wala pa akong nakita akong Kristiyano, mananampalataya, na nagbibigay sa Panginoon na hindi ho pinaprosper ng Diyos. Pero on the other hand, marami na din akong mga nagigitang mga mananampalataya. Matagal-tagal na din sila nagsisilbiyo sa Panginoon, pero nagbibigay na sila ng tithe, pero hindi tithe. By the way, ang binibigay natin sa Panginoon, T-I-T-H-E, tithe. Ang pag-pronounce yan, tithe. Ang binibigay nila, tithe, T-I-G-H-T. Yung ganun ba? Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ako yun. Mga kapatid, isang bagay lang ang ibig sabihin pag makabasa ho tayo sa Biblia. Anytime or in any page ho sa salita ho ng Diyos, pag ang salita ho ng Diyos ay magtutukuyo sa pagtatanim, isa lang ang kahulugan niyan, ang pagbibigay. Minsan ho, especially pag kundi lang ang meron sa'yo, may istorya ho sa Biblia, isang balo. Anong meron siya ho? Kasi wala siyang trabaho, wala siyang husband, siya ho'y matanda na. Sabi ho ng Biblia, 2 mites lang talagang meron siya. Kung sa ating panahon yan, parabagang 2 lang na 5 peso. Ang pinakamaliit kasi na pera ngayon, 12 piso.
Pero wala na siguro masyadong mabili sa piso. Candy, ano po? 5 peso, parang ganun lang. Eh yung babae, oh, nung siya pumunta sa templo, sabi niya, ito na lang ang pera ko, ito na lang ang ibibigay ko sa Panginoon, pero hindi siya nakatubilig. Siya po'y lumapit, pumunta ho siya sa templo, inuhulog po niya ang kanya ho, kinapuho sa Panginoon. Hindi alam ng babae na anak pala ng Diyos ay nandun. Gaya na yung umagang ito. Alam na, na alam natin nandito si Lord, kaya hindi natin nakikita si God. Amen? Amen. Nag-o-observe lang pala ho si Jesus kasama ho ang 12. Tinalong ho ni Jesus yung mga kasama ho niya, ang mga apostoles, sa lahat na nakikita ninyo, sino kaya ang tinanggap ng Diyos? Kasi halos kasabay sa babae, mayroong isang pariseo, nagbibigay ho ng marami. Sabi pa lang isa, sabi pa ho ng pariseo, huwag mo nang ihulog yung, ano, yung ikapu, yung alay ko, pag wala pang dumating na tao, pag marami ng tao, ayun. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ako yun. Binibigay na, pero pakitang tao. Sabi, ang tanong ni Jesus ay sinagot niya. Sabi niya, yung babae, yung balo. Sapagkat yung kabuuan at saka yung lahat na lahat sa kanya ay binibigay niya. Alam ba ninyo mga kapatid, importante sa Diyos yung mga handog at ikapuho natin. Sapagkat makikita ho ng Diyos anong nasa laman ng puso natin. Diba pag tayo ay nagtutoothbrush? Kayo ba'y gumagamit ng Colgate na close-up? Sabi pala mga kaklase ko, Kuya Berlin, nami-miss ko din ang university, ano po? After graduation, pagising ko, sabi ko, ay wala na pala kami mga assignments. Yun kasi yung feeling ko every 2 years. Sabi pala mga kaklase, Kuya, magpa-Xerox tayo. Anong mali doon? Kasi ang Xerox, brand yan eh. Magpa-photocopy tayo. Hello, amen? Malalaman po ng Diyos ano yung nasa puso natin sa pagbibigay ho natin. Kasi sabi ho ng Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan daw yung mga riquezas di aton, donde el di aton mga riquezas, donde kita tapon el di aton mga riquezas, talya el di aton corazon. Cosa tapukal di aton sinyo na di aton vida el di aton corazon. El di aton, you know, the entirety of our being. Kaya nga, ladies and gentlemen, my prayer today, meron akong isang prayer sa Panginoon. Sapagkat alam ko po mga kapatid, ito ho yung susi ng blessing ho sa salita. Sabi ho sa salita ng Diyos, ito ho yung susi ho ng kanyang blessing. Ang prayer ko sa Panginoon na naway lahat ho tayo makapag-breakthrough tayo sa pagbibigay. Naway wala hong sinumang miyembro ng Acts. Wala hong Acts fellow, mga kapatid, na tsabakano pa, kanal yan. Wala hong taga-Acts Church na, ano sa Tagalog? Stingy, ano yung Tagalog sa Stingy? Sa Bisaya, wala yung taga-Acts na dalo. Wala hong anak ho ng Diyos na magiging maramot ho sa gawain ho ng Panginoon. Amen? Amen. Palapakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Sa salita ho ng binasa ho natin galing sa salita ng Diyos, kagad may matutunan tayo. Dalawang katotohanan, 2 inference, truths that right away we can understand. Number one, pag naghihirap ka, gaya ni isa, huwag kang mag-aatubili. Ang unang mong gawin, naghihirap na nga tayo, kailangan marunong tayong magtanim. Amen? Matagal-tagal na din ako sa ministry yung mga kapatid. Nakapag-share na din ako sa inyo ano yung mga naranasan namin ni Sister Delia. At haba talaga ng istorya. Yung sa college of Lola, first year ako po mga kapatid, minsan o 5 peso lang o yung pera na nasa bulsa ko. May mga panahon talaga, ilang panahon na wala talaga kaming pera. Eh, aalangan, hihinta ko sa pag-aaral. Yung bahay namin hanggang Winso, nilalakad ko yan. Di ako dadaan sa highway, doon ako dadaan sa, may shortcut kasi eh. Para lang makarating sa eskwela, kakain ako ng marami. At 4:30 in the afternoon, nagsisimula ang klase namin alas 5. Hanggang alas 9 yun. May isang panahon pa nung Disyembre ho yun, o November ba yun? End of November. Last year ho.
mayroon akong 7 pesos sa bulsa ko. Eh, sabi ko, uy ako, maglakad ako. Yawan na lang itong ano, para bukas. Inabutan ako ng ulan. Sabi ng loob ko, magtawag ka ng tricycle para hindi ka mabasa. Sabi ko, anong ibabayad ko sa tricycle? Hindi, nilakad ko yung ano, galit, basang-basa ako, dumating sa bahay. Sabi ni Sister Delia, what happened to you? Kasi I was literally drenched in water. Naalala ko yung mga kapatid, yung during graduation, nung Martes, kinantaho namin yung sikat ho na kanta ni Taylor Hicks. Did I make you proud? Ang feeling ko po na para bagang kinanta ko yun sa Panginoon, para bagang Lord, did my life give you glory? Para bagang Lord, yung buhay ko ba nagbigay sa'yo na naging proud ikaw sa akin, Panginoon? Proud ka ba sa akin, Lord? Kinanta ko yun. Tumulo talaga yung luha ko, mga kapatid. At alam po ninyo, tatanungin mo ako, Pastor, anong sikreto mo, Pastor, bakit natapos mo yung 4 years? Hindi lang 4 years. Ba't namin na overcome yung ano, 26 years sa ministry? Meron isang bagay, kaisa-isang bagay yung na pinapractice yun namin. Naituro namin ito sa mga anak din namin at ginagawin din ng mga anak namin. At ito din ang tinuturo namin. Ito din ang tinuturo ko ngayon. Sa simbahan, mga kapatid, gawin natin ito. Huwag tayong maging maramot sa Panginoon. The best time to plant is when we are in hardship. Si Isaac, nagtanim siya, bumunga, mga kapatid. I tell you, pag nagbibigay ka sa Panginoon, ibabalik yun ng Diyos. Magbubunga, mga kapatid, ano yung itinatanim natin, amen? At pangalawa ho, mga kapatid, kailangan ready din tayo sapagkat si Isaac, nung siya ho'y nagtanim at nagbunga, mga kapatid, may mga ibang tao na nag-jealous sa kanya, nagsiselos sa kanya. Hindi ho natin yan ma-avoid. Na minsan ho, may mga talagang hindi sila magkagusto ho sa ginawa ho ng Diyos sa buhay natin. Di palay ho, mga kapatid, kailangan ang focus natin ay ating buhay ng Panginoon. Mag-glorify natin si Lord. Amen? Palakpakan doon natin si God. May kasunan akong talong, mga kapatid. What is a picture of a giver? Describe to me daw, what is a giver or how is the life of a giver? Paano kaya yung buhay sa isang mapagbigay ho sa Panginoon? Gaya mo. Nakita no? We decide today na kailangan magbibigay ako kay Lord. Ano ba yung isang buhay ng isang tao na nagbibigay sa Panginoon? Una muna, mga kapatid. Garanti ito, sabi ho ng salita ho ng Diyos, ang nagbibigay sa Panginoon, palagi hong masiyahin. Amen. Hindi ho yun siya, ano, paano yun sa Tagalog? He doesn't frown. Yes, may mga sorrow, sadness siya sa kanyang buhay, pero mga kapatid, palagi siyang masaya. Sapagkat sa kanya ho, ang kanyang kasiyahan ho, na siya po'y makapagbigay ho sa Panginoon. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Yung sa last paragraph daw, lahat ko tayo, let's recite them. 1, 2, 3. For God loves a cheerful giver. Pag nagbibigay tayo, masaya ho tayo, mga kapatid. Amen? Baliktad yata yun. Pag sino yung nagbibigay, sige na lang, hatag na lang po eh, pinugus ko din. Pag nagbibigay tayo, kailangan masaya tayo. At pangalawa ho, I will limit only up to 2 sapagkat ho, yung time ho natin. Another description that can paint of what is the life of a giver. Number 2, he is under the protection of God. In all aspects, ang protection ng Panginoon ay nasa kanya. Hindi nga yan siya natidisgrasya eh. Nagkakasakit siya, pero siya ho'y pinapagaling ho ng Panginoon. Tawag nito, yung iba ho nasusulugan, pero siya hindi ho. Ang kanyang mga anak ay ano, tinatago ng Panginoon under the shadow of His wings. And the Lord gives him a longer life. At saka ano yung hinahawakan ng kapatid na yun sapagkat nagbibigay siya sa Panginoon, the Lord is saying to it that they are blessed.
Sabi Lord ni Malakay, Malakias, Propita Malakias, sabi ni Lord, I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Ito yung pangako ng Diyos. Devourer, pest. Sa Tagalog po, mga peste, hindi ako nagmumura, ha? Yung devour, yung pest, di ba? Ano yung tinatanim natin? Di ba minsan may mga daga, kumakain? Ano yung tinatanim mo ng mga magsasaka? Minsan no, may mga insekto na kinakain, namamatay. Sabi ni Lord, pag nagbibigay ka sa akin, na pag ikaw ay giver ikaw, you are a tither, you are an offerer, nagbibigay ka ng offering mo. Sabi ni Lord, yung mga devourers around you, I'm going to rebuke them. Sabi ho ng Panginoon, it's gotta be me who will rebuke them. Hindi ka na dapat mag-employ na anumang klaseng gagawin mo na yung mga curses na hindi makadapo sa buhay mo. Akong bahala dun. Ako ang bahala dun. I-bless kita. Akong bahala sa iyo. Sabi ho ni Lord, amen? So hindi ka ba nun? Sino bang hindi po gusto na ang buhay niya ay masaya? Baliktad ko, sino ho dito gusto na ang buhay ho araw-araw ho ay kalbaryo? Wala naman, amen? Di ba maganda yun na buhay yun natin, masaya ho araw-araw, amen? Amen. Sino bang gusto dito na kanyang buhay ho wala ang protection ng Diyos sa kanya? Wala ho, amen? Inasmuch gusto natin araw-araw ho, ang proteksyon ng Diyos ay kasama natin. Kaya nga ho, dapat ikaw kapatid at ako tayong lahat ho, nagbibigay tayo sa Panginoon. Amen. Nakuha ho natin. Palakpakan doon natin sa Diyos. I will speak to more things, ladies and gentlemen. Ulitin ko lang ho, ang message ng Panginoon ngayon is the heart of a giver. Sabi dito, it will be a fatal mistake for anyone to place the kingdom of God outside his life's plan. Isang malaking pagkakamali ho. Kasi lahat tayo, di ba may mga plano tayo sa buhay. Gusto kong maging abogado. Gusto kong magiging doktor. Gusto kong magiging engineer. Ano ba yung plano mo? Gusto kong magiging isang successful na negosyante. Gusto kong magiging astronaut. Ano ba? Gusto ko magiging gusto ko makapunta ho sa Amerika. Gusto ko makapunta ho sa ano ba yung mga ambition mo? Ang Diyos ang siyang naglagay niyan, nagbunla niyan sa puso mo. Amen? Amen. Pero isang malaking pagkakamali na sa plano mo sa buhay mo hindi kasali ng Diyos doon. Nung pumunta ko si Pastor Chris dito last year, yung na-remember ninyo yung Thanksgiving on December? Ah, November pala yun, ano? Anong tensya yun? Ano ba yun doon? 14 yun doon? Hindi, 12 yun. Hindi, ikaw lang kasi natutulog si doon. November 13 yun, ano? Masaya din siya. Baka rin kung naging hinilagay sa si Pastor Chris, si Bishop, sinabihan ako ng pinakataas na nating leader ho sa organisasyon natin, sa Enta Marvis Ministries. Ako po'y maluha-luha nung sinabi niya. Sabi niya, Pastor, di pala, tawag niya sa akin Dodong. Sabi niya sa akin, Dong, huwag mo talagang kalimutan, alam ko gagawin kang abogado ng Panginoon. Nag-usap kami niya na opposite, para bagang yung upuan ko, para bang yaring buha. Magiging abogado ka. Yung full of faith yung sinabi ho ng pinakamataas na leader ng ating organisasyon. To God be the glory. Pero sabi niya, huwag mo talagang kalimutan. Yung unang-unang gawin mo, isa sa mission mo, tutulungan mo ang End Time Harvest Ministries. Maluwa-luwa ako nun. Pati ngayon nga na umuba ko mga kapatid. Palagi ako nire-remind ni Lord na wala palang lugar na hindi natin mapunta, no? Wala palang tugatog na hindi ho
kaya mong abutin, mga kapatid. Bakit kaya, Pastor? Anak ka ng Diyos, eh. Amen. Ang nasa likuran mo ay Diyos, eh. Amen. I guarantee you, ang nasa likod mo palagi ay hindi kasi fair, kasi ito si Duterte, ano? Palagay na lang natin. Si Dilim. Sino ba? Yung mga makapangyarihan doon ng politicians, ano yung gusto mo siguro? Gusto ko magka-iPhone, ibibigay sa'yo. Pero hindi eh. Hindi tao ang nasa likuran mo. Alam mo ba sino yung backer mo? Ang Diyos ang may likha ng langit. Amen. Kaya nga, walang imposible sa'yo, anak ng Diyos. Amen. Lagay mo ng kamay mo sa puso mo, sabi mo, walang imposible para sa akin. Kasi anak ako ng Diyos. Palakpakan doon natin si God. Alala ko lang noong first year ko sa College of Law, ang taas talaga ng alawa ko yung determinasyon ko. Enroll ako sa College of Law. First week, ako na yung unang pumunta ko, pumasok sa school. First day of, June 16. 4:30 pa, nandun ako sa ano. Naka-open ako yung aircon. Excited ako ba? Yung high spirit ako. Nagdarating na yung mga other classmates. Dahan-dahan din na pumapasok yung mga professors namin. Nagbibigay ako ng prescribed books. Nangangin talaga ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng libro kahit man lang si Rose. Ayun, si Rox, lagi pa, anilay na si Rox, puto kape. Nung nalaman ko po, almost 2,000 yung isang libro. Nakakailangan kami siguro ng 4 or 5. First semester pa lang yun, first year. Parang natakot-takot na ako, yung nag-worry ako, umuwi ako sa bahay, nag-pray talaga ako ni Lord. Binalik ko yung sinabi ko sa school. Lord, kahit Xerox man lang, pagkaroon ako ng libro. Alam ko ninyo na si Lord ay namuusap din sa atin. Dinig ko ang boses ng Lord sa puso ko, anak. Hindi Xerox ibibigay ko sa'yo. Hindi second hand ibibigay ko sa'yo. Bibigyan kita ng brand new books. Ako'y nagtaka. At saka, para bagang nag-wonder ako, paano mo yung gagawin, Lord? Kahit 1,000 nga, wala ako sa bulsa ko. 5 libro kailangan ko, tag 1,700 at isa ko. Kagagraduate ko lang, mga kapatid, noong Tuesday. Thank you sa prayer, ha? To God be the glory. Meron ako isang library ko sa bahay. Pag wala akong ginagawa, gumaga na ako sa library ko, tumutulong yung luha ko. Kumpleto po ako ng libro. Kinukunta ko, mga kapatid, yung libro ko mula ko sa first year hanggang nag-graduate ako, mga kapatid. Umaabot ko, kulang 100,000 peso. Ang gasto sa libro, puro ho yung brand new. To the extent ho, pag bubukas ang eskwela, ang unang nilalapitan ng mga kaklase, Kuya Burley, tingin daw ng libro mo kasi alam nila ang una sa mga kaklase na magkaroon talaga ng libruhan ko. Ako din nagtaka, paano mo yun? Basta lang dumarating lang, mga kapatid, hindi ko ma-explain sa inyo. Yun na nga eh, kasama natin ang Diyos. Amen. Maniwala ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kasama mo palagi ang Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan daw natin ang mga natin. Kaya nga, isang malaking pagkakamali. Pag sa lahat ho ng plano sa buhay ho natin, nilalabas natin ang Diyos. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mong gawin yun. Those whom He called. Ano yung piniprepare ni Lord para sa ating lahat? Amen? Sabihan mo yung katabi mo, you repeat after me, you touch the person beside you. Sabi mo, eyes have not seen. Eyes have not seen. Ears have not heard. Minds have not conceived. God has greater plans for you.
Palakpakalo natin si God. In Genesis chapter 28, verses 15 to 16, si Jacob. Basahin rin natin, sabi dito, "Behold, I am with you, and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised to you." Then Jacob awoke from his sleep and said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it." And if you will continue to read through, sabi ho dito sa Biblia, mga kapatid, nung nagising ho si Jacob, siya ho'y nagbigay ng offering sa Panginoon at siya ho'y nag-promise ni God, "Lord, pagdadalhin mo gani ako muli dito ho, sa lugar kung saan ako maalis ngayon. Dalhin mo ako muli ho, sa promised land." Sabi niya, "I will give you the tenth of my income." Wala pa ang law at this time kasi ang tithes ho nagsisimula ho, it was instituted by God during the law kay Moses. But I tell you, ladies and gentlemen, the people of God has been giving their tithes kahit po hindi pa nagsisimula ang law. Kaya nga ho, kahit sa time natin ngayon, sa New Testament, sa dispensation of grace, the more that we owe to give our tithes and offering, you know ang promise ni Lord kay Jacob, galit na galit ho ang kanyang twin brother, ang kanyang kambal. Dalawa kasi yun sila, di ba? Si Esau. Kasi ho, palibasa si Jacob ho, he was a trickster. Siya ho'y sa ating salita ho, maru. Tan maru ele kundi su hermano. Por eso, sabi ho ni Esau, "Bantay lang ka na po doon. Naundi ka." Natakot ho si Jacob. Sinabihan ang kanyang nanay, "Uy, umalis ka. Magpakalayo-layo ka, ha? At saka, huwag kang magpakita sa iyong, ano, sa iyong twin brother. Kasi baka something wrong will happen to you." Think about it. How sad was it? Sabi ho ng Biblia, si Jacob, he was a mama's boy, a mother's boy. He was running away from home. Ang dala ho niya, isang ano lang, small pouch. At nandulo sa ilalim ho, ano lang, how many few loaves of bread, at saka isang bottle of wine na sa kanyang journey ho, magsusustain sa kanya. He had to go to a far, far place. A total stranger. Habang natulog ho siya, under the night sky, kung saan ho siya, ang kanyang ulo, nilagay niya ang kanyang ulo ho, sa bato. Siya ho'y nananaginip. Ang Diyos ho, ay namusap ho sa kanya at sabi ho ng Diyos sa kanya, hindi pa kasi siya associated ho sa promise ho ng Diyos. Ang continuity ho ng promise ni God ho sa kanyang mga ninuno, kay Abraham, kay Isaac. No, ngayon, ito po'y binigay ng Diyos kay, sa kanya. Sabi ng Lord, "The promise that I gave to your father, Abraham and Isaac, I'm giving it as well to you." Ayun ang sabi ho. "I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised to you." Kumbaga ho, ipinasa ho ng Diyos kay Jacob ano yung promise sa kanyang mga ninuno, ng Diyos sa kanyang mga ninuno sa kanya ho. Ang heart, bakit nagustuhan ni Lord si Jacob at hindi ho nagustuhan ni God ang kanyang, ano ho, yung kanyang kambal ho, si Esau? Kasi si Jacob, ang kanyang puso, siya ho'y mapagbigay. Si Esau, naroon. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, "Praise God. Karahin ka ni Jacob." Palakpakan natin si Lord. I would like to close my message this morning. Sa Lucas 18:23, "When he heard these things, he became very sad, for he was extremely very rich." Naway, walang magiging sad ngayong umagang ito. Ano yung sad ngayon sa Tagalog? Sana, pagkatapos sa sermon ni Pastor, walang magiging malungkot, ha? Kasi nag-sermon si Jesus Christ. May nakinig sa kanya. Yung nakinig sa kanya, nagiging malungkot. Ano yung sinabi doon? Extremely. Ah, very sad pala. He became very sad. Sige daw. Make me the face, yung very sad. Sige doon, make me the face, the very sad. May nag-smile man yan. Di ba yung very sad, kanap ito, puro ba? Ibiyaan o kuya ba? Kasi paano,
Itong taong to, sabi yun sa Bible, he was extremely rich. Mayaman sobrang-sobra daw itong taong to. At sinabi kasi ni Lord sa kanya, oy, uwi ka, ibenta mo yung mahal at kaari-arian mo, tapos ano yung proceed mo, ibigay mo para kay God? Hindi siya kadawat pa. Ginawa pala ni Jesus at that time, tinest lang ni Lord ano yung nasa puso niya. Amen? Alam po ninyo, hindi ito word ni God sa atin. Hindi tayo sinasabihan ni Lord. Hindi yung personal word yun. Uwi tayo, ibenta natin ang washing machine, ano ba? rice cooker, yung dalawa pong sapatos, hindi yun. Ang hinihiling lang ni Lord, nasa New Testament tayo ngayon. Ang hinihiling ni Lord, magbigay tayo ng ikabuk sa Kanya. Magbigay tayo kay Lord o sa ating mga alay mo sa Kanya. And the Lord said, you cannot outgive me, child. And yung binibigay mo sa akin, anak, I'm going to give it back to you. Press down, shake it together, and running over. Did you receive the word of God this morning? Amen. What's a happy life? Who wants a happy life will say praise the Lord. Praise the Lord. Who wants God's protection will say amen. Amen. Let's all stand. Tayo ito mayang mga kapatid. Kaso natin yung dalawa natin mga kamay. Sabihin mo, Panginoon Lord,